Ilocos Norte, isa sa pinakasikat na probinsya sa Northern Luzon dahil sa mga tourist destinations dito, kasama na dyan ang Bangi Windmills, Patabat Bridge at Sand Dunes at marami pang iba. Alam natin lahat na mainit ang klima sa Ilocos Norte, pero maniniwala ba kayo sa akin kung sasabihin kong merong isang lugar sa Ilocos Norte na malabengget ang klima? Aha! You heard it right! Lingid sa kaalaman ng mga hindi taga dito ay may isang mountain road na dudugtong mula Solsona, Ilocos Norte at Kalanasan sa probinsya ng Apayao. Ito ay may habang 50 kilometers mula Lawag City hanggang sa boundary ng Ilocos Norte at Apayao. Nabuksan ang daang ito noong 2018 at pumatok naman sa mga motorcycle riders at mga siklista, kaya mas lalo pa itong sumikat. Kasunod na dyan ang paggawa ng view deck dahil sa pagdagsa ng mga turista. Sino ba naman ang hindi manghuhumaling sa Malabagyo na ganda ng lugar at malamig na klima dito? At dahil mahilig din ako sa mga gantong daan ay naging malamarites naman ako at pinasadaan ko rin ang lugar. Nag-extend pa nga ako ng isang araw sa pag-i-stay sa Lawag City para mapasyalan lang natin ito. Akala ko ay sa pictures lang ito maganda, pero Diyos mio, garapon! Napakaganda pala talaga ang lugar pati ang daan. Pero may malaking pero sa ating pamamasyal dahil biglang bumuho sa malakas na ulan. Eto na naman tayo. Takbong takot na naman tayo sa bundok. Napahubad tuloy ako habang nagpapahinga dahil basang-basa ang damit ko. At dahil sa pag-uulan ay nababalot na rin ang ulap pag dinadaanan natin, halos wala na ako makita. Pero hindi ako papayag na hindi mararating ang dulo ng nasesementong daan na ito, kaya naman at all cost itutuloy natin ang biyahe. Samahan niyo ako muli at ating silipin ang ipinagmamalaking malabagyong lugar sa Ilocos Norte. Sama kayo sa rides ko? Alright mga brother, good morning! Naimbag gabi kayo aming kapsat. Shout out sa mga taga-Lawag. Andito pa rin tayo sa Lawag City. At mag-extend ako ng isang araw mag-overnight dito. At pupuntahan natin yung Solsona to Apayao Road. And actually matagal ko na rin gustong puntahan yun, yung Solsona to Apayao Road. Tignan natin kung ano ng update sa ginagawang daan na yan, nakokonekta dun sa Apayao. So, ang daanan kasi kapag gusto niyo pumunta ng Apayao ay daang paata ng Claveria. So bukas, dadaanan natin yung Claveria papunta dito sa Apayao. Actually malapit lang yung Apayao dito, kaso wala, kailangan nating ikutan. Kasi nga wala namang padiretsyong daan yan, kasi bundok na yan nandyan. At ang didiretso sana dun ay itong Solsona to Apayao Road. Yan sana yung pinaka-shortcut. Kaso hindi ko alam kung ginagawa pa lang kung ano ng estado ng ginagawang daan yan. Na simento na ba o ano, malalaman natin yan mamaya. Napakita ko lang sa inyo yung map para magkaroon ko ng idea. Actually malapit lang siya. Abot lang siya ng around 52 kilometers. So that's 50 kilometers. 1 hour and 35 minutes ayon sa Google Map. So magsisimula tayo dito sa Lawag, paakyat papunta dito. Boundary, malapit dito sa Blazing Mountain. Hindi ko alam exactly kung saan dito, pero malapit lang po siya dito sa Blazing Mountain of the Gods. Grabe yung pangalan ng bundok na yan, ano? At yung Apayao, nandito sa part na to. Kung mapansin nyo dyan, Kalanasan na yan. Part na itong daan na to ay Kalanasan na. Yan. Kalanasan, Apayao. So kung mapansin nyo yung daan, tuloy-tuloy siya eh. Tuloy-tuloy siya. Merong daan na dito na kukonekta dito sa ibang parts ng Apayao. Pero hindi ko na nasundan yan dahil may rough road na dyan. Banda rito rin malapit sa Blazing Mountains or Blazing Mountain of the Gods. At basically ang titignan lang naman natin dyan yung pinakadulo niya. Pinakadulo ng nasesementong daan. At itong Ilocos Norte view deck, syempre. At kung gaano kaganda itong lugar na to. Okie dokie, let's go, sagaw! Twelve 12:30 ng hapon, pero ngayon pa lang tayo magbe-breakfast. Pinagsabay na, tanghalian tsaka breakfast. Super meal na to. Apritadang manok, pechay, ube. So order tayo ng halo-halo mamaya. So mga pansin nyo sa labas, makulimlim na naman.
Biglang nagbago na naman yung weather forecast dito sa bandang norte. Kasi kahapon, okay pa dito eh. Tapos ngayon, wala na. Tinuloy na nga. Masamang panahon. Tira nyo pupuntahan natin. Umuulan na. Ayun, umuulan din banda ron. So, parte dito sa kabundukan na to, which is, ang likod nyan ay, ang Apayaw, ay wala na. Inuulan na. So, nakakailang tuloy-tuloy. Pero pupuntahan pa rin natin. Umuulan pa, may ambon pa. Oh. Tingnan niyo, may ambon pa siya. Tapos pakaliwa. Oo, two blocks. Doon sa may jeep ni doon na nakaharap doon. Oo. Ayan yung provincial road na rin yan. Diretso ko pa doon. Yad nak to man sir. Oh. Ayun oh. Thank you sir, thank you. Perdon, thank you. Ay, mga kasama yung doming user. Medyo mataas na to itong nararating natin at napatigil lang ako ng konti dahil nakikita ko itong bundok na to, parang yung nakita natin doon sa Abra, sa Rolling Hills, diba? Tapos yung mga bundok dito ng mga ganyan, brown na brown yung kulay, parang alam mo yun, parang ginagamit sa pottery ng mga yung clay, parang ganyan yung quality ng ano dyan, lupa. Buti naman, tumila na yung ulan dito. Kanina, basang-basa tayo dun sa baba. Grabe. So, pag natapos to, pagdating ng araw, ay napakabilis na nung biyahe nila. Diba? Hindi na kailangang umikot papunta dun sa Claveria para lang makarating dun sa Apayaw. Pwede na sila rito.
Although may nakikita na rin akong mga pine trees. Ito mga to. Hindi siya masyado malamig. Yan yung map natin. Malapit na tayo. Yan, malapit na tayo. Pakyat na lang yan. Ang taas na natin. Pansin nyo to. Fog na yan. Dito na tayo sa kilometer 532. S21. Ano ibig sabihin ng S21? Kilometer 532. So, ang kilometer 0 ay nasa Luneta. Ito, bumabalik yung mga fog. Dumadaan ulit rito. Pero tara, tuloy natin ang biyahe. Doon naman sa kabila. Ito yung view naman dito sa kabilang side. Woo! Epic! Ang ganda! Ganda pa rin ng daan. Nakakabilib yung mga gumagawa sa kalsada sa bundok, ano? Grabe yung trabaho na to. ang lakas ng loob nung ano? Nung gumagamit ng backhoe. Dahil siya taga-hukay eh. Parang na-underestimate ko yung ganda ng lugar na to. Buti na lang napuntahan ko. Kasi wala tayong makita talaga. Mamaya titigil tayo dito. Tignan muna natin yung daan. Gano'n nakalayo. Blazing Mountain. Nakalagay dito. Opo, baba na to. So tuktok na to na talaga ng bundok. Kung saan tayo. Nalagpasan na natin yung view deck. Pero tara, diretso na natin. Tignan natin kung yung pinakadulo ng daan na to. Dahil gusto ko rin talaga makita kung gaano nakahaba yung nagagawa nila. Let's go! Grabe yung fog dito. Ito talaga, sobrang taas na itong lugar na to. Puro pine trees na yung nakikita ko, mga halaman dito, mga puno.
Dito pati wala nang makita. Puro fog na yan. Tara, tuloy natin. Natin 3:53. Mag-alas 4 na. Grabe. Puro fog na to. So far, ang ganda pa rin ang kalsada. Taas na ito. Oh, grabe yan ah. Walang barrier. Ay, abutan tayo ng gabi dito. Ayos lang. Maganda naman yung daan eh. Alright, welcome province of Apayao, Barangay Butaw, Kalanasan, Apayao. Kalanasan na pala to. Wow. Wow-wow-wee. Na-impress ako sa daan na to. Pero siguro mas ma-i-impress tayong lahat kapag ka meron tayong natatanaw dito sa banda rito. Kaso talaga super foggy ngayon. Wala tayong makita. So Apayao na to, Kalanasan. So bukas yung daan papuntang Kalanasan naman galing doon sa club area, yun yung pupuntahan natin, yun ang dadaanan natin para marating natin yung epic na daan na yun. So nandito na tayo malapit sa Blazing Mountains of the Gods, at tutumbukin natin yung Blazing Mountain of the Gods. Tapos dito wala na. Dito na napuputol yung daan based dito sa Google Map. Kung mapansin nyo yan. Anyway, tara, tuloy natin. At least nalaman natin, ito na pala yung marker. Ang latig na, napakalamig. Ang latig na, sobra. Wala na, dito na napuputol yung daan pala.
So hindi na natin naahabol yung Blazing Mountain. Ay, doon na napuputol sa taas. Kita nyo naman, papalipat tayo ng drone dito para makita nyo. Problema yan, pagliko. Tignan nyo guys, oh, ang ganda. Sayang, napapalibutan lang talaga ng fog. Kaya hindi natin masyado makita. Mahirap lumikyo dito, kailangan nating palikod, ano yung motor, pababang patalikod. Doon tayo. Tignan natin yung part na hindi na sesemento. Papaliparan ko na lang ng drone. Dito na tayo. Hinihingal na tayo, makakalakad dito. Andito na tayo, technically dito sa Kalanasan, Apayaw. And yun nga yung nakita natin doon kanina. Sa taas lang nito, about 50 meters. Yan na yung putol na daan. Papaliparan sana natin ng drone, kaso nga lang hindi rin natin makikita dahil napakakapal ng fog. Banda doon, kung saan yung may putol. Kaya antayin lang natin ng konti. Time check, 4:30 ng hapon. At for sure, gagabihin na tayo nito pagbaba doon sa Solsona Bayan. Ayos lang, maganda naman yung daan. Sementado mula dito hanggang doon sa Solsona. Hanggang doon sa Lawag kung saan tayo matutulog ngayong gabi. Sa gitna tayo ng kawalan dito sa Kalanasan, Apayaw. So bukas, pupunta rin tayo ng Kalanasan pero hindi natin itutuloy sa bayan nila. Hopefully, hindi mahigpit yung mga bantay dahil December 1 ay magbabalik sa level 3 ang Apayaw. So hopefully, fingers crossed, sana payagan tayo ng mga gwardiya bukas. Kung hindi man, well at least na, narating na natin to. Diba? Part pa rin naman to ng Kalanasan. So pwede na rin. Pero iba talaga yung lugar na yun. Kasi napakatagal ko nang gustong puntahan talaga. Ginagawa pa lang noon, 2018 nata. So pinaplano ko nang talagang pasyalan. Nung bumili ako ng motor, sabi ko ito yung magiging destination ko. Kaso nga lang, hindi ko lang talaga napuntahan noong first loop namin ni Commander dahil nagmamadali kasi siya. Kaya hindi na namin nadaanan yung mga iba pang dapat daanan dyan. So na-underestimate ko yung lugar na to, itong daan na to actually. Akala ko yung tipong maiksi lang siya. Kasi nakatingin lang ako dun sa view deck eh. Hindi talaga dun sa pinakadulong na sesemento ng daan. Yung pala, ang layo pa pala mula dun sa view deck hanggang dito sa nasesementong daan. Wala na, lalong kumapal yung fog dito. Ayan, kita nyo pati dito may fog na rin ulit. Kanina wala yan eh. Tapos dito wala na. Nakakabera na uli ng fog. Dito sa part na to, nakikita pa natin yung ibang parts nung bundok na to. Kaso nga wala na. So mag-alas 5 na rin naman, bababa na tayo. Wala na pag-asang mapaliparan natin ng drone to. Ready na ngayon drone natin. Kaso wala, malabo yan. Hindi rin natin makikita yun dahil mga kaberan lang ng fog. Alright, so mula dito naman sa taas, ikakover ko pa rin, magbibideo pa rin ako pababa hanggang sa Solsona para makita nyo naman yung ibang angulo niya. Although, hindi ko sigurado kung baka sa baba, hanggang dyan sa pababa pala, ay nakakaberan din yan ng fog. So, tignan na lang natin. Pero subukan ko mag-record para makita nyo ibang angulo niya. Sayang talaga, dapat umaga tayo pumunta dito. Around 8 siguro or 9. Ngayon, umakyat kasi tayo dito, ano na eh, launa ng hapon. So, let's go sa go! Ang lamig! Woo! Ito rin yung boundary.
wala nang makita dito ah. Yeah! Ah, grabe! Gabal! Oh, meron pa truck! Ang tarik na pala na ito, hindi na ano natin kanina. Hindi ko lang masyado napansin. Tara, kiyatin lang natin to. Nandito na lang din naman tayo. Yeah. Solsona View Deck. Yay! Pwede pala tayo mag-overnight dito eh. Oh. Ha. 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 Hi. Hi. Pwede tayo mag-overnight dito. Ha. Meron na tayong lugar pwede mag-tent dito na mismo o kaya sa taas. Diba? Next time. Next time pag madadaan pa ako dito. Ano naman dito? Yung overlooking niya hindi na natin makikita. Dahil talagang literal na nakakaberna ng fog. Ang lugar na to. Oh, meron pang konti. Pwede nating masilip kaso wala, foggy pa rin. Tingnan natin kung may signal lang cellphone. Smart may signal. Han, ayos. Pag naka-smart kayo, pwedeng-pwede. Tara tingnan natin sa taas. Masarap pa mag-overnight dito, ano? Okay siya. Mag-iwan ako ng stickers dito. Magkakabit ako dun sa sticker board nila. May wall sila dun para sa stickers ng mga pumapasyal dito. Tapos mag-iwan din ako dito sa taas ng spare. Mag-iwan ako ng 5. At kung napapanood nyo tong video na to, shoutout nga pala sa mga taga rito. Kita nyo yung bato na yan. Lalagay ko dito sa labas. Dadaganan ko tong stickers ng bato na yan. PM nyo ako ha. Kung nakuha nyo to, PM nyo ako sa Facebook account Mike TV. Yun. Tapos magkabit tayo ng sticker dito. Sticker wall, MB wall. Parang sinira nila to. Ba't pinagbabaklas yung mga kinabit na sticker dito? Officially, nakarating na ako Solsona or Ilocos Norte View Deck. Yes! So yun naman ang view deck ng Solsona o Ilocos Norte view deck. Yan kasi yung makikita nyo sa map, Ilocos Norte view deck yung nakalagay. Kaya kung gusto nyo puntahan to, epic to, promise. Na-underestimate ko lang talaga to kanina. Kaya sabi ko kahit hapon na ako pumunta,
Kala ko maiksi lang, yun pala mahaba-haba rin. Time check 5:05 ng hapon. Grabe, fog dito, pababa, hanggang dun. Ay, gabi na, wala na kayong makikita. Update ko na lang kayo pagbalik namin ng Lawag City. Okay, alright. So yun, kakarating lang natin dito sa Lawag City. Dito nga tayo mag-overnight. Galing lang tayo dun sa Solsona to Apayao Road. Dito tayo sa harap ng Ilocos Norte Capitol Building. Yun. So ito na yung last clip na gagawin ko ngayong gabi. At bukas, Claveria to Apayao Road. Tama ba? Apayao to Apayao Road. Papunta yun ng Kalanasan. Sa ibang side naman po yun ng Kalanasan. Napakatagal ko na rin gusto puntahan. 2018 pa lang, nakaplano na po yun. Yan, dito ko muna tataposin itong vlog na to. Maraming salamat mga brother. Mike TV, signing out. Ride safe always.